Hello, welcome again to my channel. This is Jack Eats. Again, please don't forget to subscribe and like. Ang recipe natin for today ay chicken biryani. Isa ito sa mga common luto ng biryani, no, chicken, because there's also this mutton biryani, meron ding paneer biryani, merong egg biryani, fish biryani. Okay, so ito yung ating finished product. So, ang ginamit natin dito ay basmati rice. Ayan. So, meron tayo ditong 3 cups of basmati rice na huhugasan natin. Tapos ay isusok natin siya sa tubig for 15 minutes. Ayan. So, while this is soaking, mag-start na tayong magluto. So, nag-add ako ng coconut oil dun sa ating kaserola. Dito, ipiprito natin yung ating onion, no, hanggang sa maging brown or golden brown siya. So, by the way, yung oil, pwede kayong gumamit ng ghee or just regular oil. No problem. Ayan. So, pag naging brown na yung ating sibuyas, magtatabi ako ng konti para sa toppings natin later on. So, dito, magdadagdag tayo ng 2 tablespoons ng ginger garlic paste. Ayan. Yung ginger garlic paste, medyo maalat siya, no? Ayan, nagdagdag din tayo ng peppercorn tsaka yung ating bay leaf. And then we added our chicken. So yung chicken dito, skin on. Sa mga ibang nagluluto ng biryani, tinatanggal nila yung chicken skin. But I prefer to leave it on. So sangkutsahin natin yung ating chicken hanggang sa mag-change yung kanyang color. Ayan. So this one will take around less than 10 minutes. Pag nag-iba na yung kulay ng ating chicken, hindi na siya mapula, we add our tomatoes. So, 2 medium tomatoes yung aking ginamit dito. Tapos, ilagay na natin yung ating biryani masala. 3 tablespoons. You can add more as you like. Pero para sa akin, yung 3 tablespoons is enough. Ayan. Tapos, mag-add din tayo dito ng 1 cup ng yogurt. So, itong yogurt na to, yung full cream na yogurt. No? Regular yogurt. Hindi siya yung matamis na yogurt. Ayan. And then, mag-add din tayo dito ng ating coriander leaves at saka mint leaves. So, a bunch, or yan, mga 1/4 cup each sila. So, we're going to give it a stir. Tapos, lulutuin natin itong ating chicken, mga 25-30 minutes, or until it is tender. Ayan. Nagdagdag din ako ng green chili. You can add more green chili, or kung gusto nyo ng mas maanghang. Yung sa akin, isang chili is enough, no? Kasi ayoko ng masyadong maanghang. So, ayan. While this is cooking, i-drain natin yung ating rice. Itong rice na ito, pakukula natin later on sa garam masala. So, separate yung pagluluto natin. Ayan. So, after some time, yung ating chicken is almost done. Check natin yung lasa. Ayan, nagdagdag ako ng 1/2 teaspoon ng salt. Ayan, mix lang natin. I think this chicken is already done. So we are going to set this aside para lutuin naman natin yung ating rice. Ayan, so yung rice natin, mag-boil tayo ng water dito. Tapos ilalagay natin yung ating garam masala. Ayan. So cinnamon stick, yung ating bay leaf, tapos mixture siya ng mga iba-ibang spices. May cloves, may cardamom, may star anise. And then we also added coconut oil again, tsaka 1 tablespoon ng salt. Ayan, we're gonna bring this to a boil. Ayan, so pinakulan ko siya ng mga ilang minuto bago ko nilagay yung ating rice. So yung rice natin, ibuboil natin siya ng 6 minutes. Sabi nila, 90% cooked daw dapat. Kasi lulutuin din natin later ito kasama ng ating chicken. Ayan. So, yung ating rice is already done. I-drain natin yung water. Tapos, i-add natin siya dito sa ating chicken. Yung iba, ginagawa nilang layer by layer. Rice muna, tapos chicken, and then rice ulit, and then chicken. So, yung sa akin, nasa ilalim yung chicken, pinatong ko na lang yung rice. Ayan, nagdagdag din tayo ulit ng coriander and mint leaves. Tapos raisin, tapos cashew nuts. Tapos konting saffron. Ayan. Tapos another layer of rice. Tapos ulitin lang natin, may raisin ulit tayo.
may cashew nuts, tapos yung ating saffron, tapos ilalagay natin dito yung ating fried na onion. Ayan. And then we're going to cook this over low heat for 10 minutes. Ayan, so luto na siya. Ayan, there you go guys, yun yung ating chicken biryani. For any comments and suggestion, please leave at the space below. Thank you very much for watching. Bye!